Ang kabanatang ito ay natatangi sapagkat mayroong ipinadala sa akin mga barya mula mismo sa Irlandia. At maasahan mo kung anong makikita mo rito. Bago muna ito, nandirito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa Numista. Ang Numista ay isang poksapot na maaari kayong magdak ng inyong mga koleksyon ng mga barya, salaping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Gayon din sa pagbibigay ng impormasyon ng mga barya, salaping papel, token at iba pa. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire-rekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa videong ito. Ang ating unang barya ay isang dangalang pagbanggit. Ang denominasyon nito ay 2 sentimo de euro. Nanggaling ito ng Austria. Sa harapan, makikita natin ang isang Edelweiss. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2003. At ang naka-istilong watawat ng Austria sa ibaba. Sa likuran naman, makikita naman natin ang isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika. 2 sentimo de euro. Dito naman tayo sa mga barya ng Irlandia kung saan naglalaman nito ng mga baryang pre-decima ng Irlandia. Sa lahat ng mga harapan ng mga barya ng Irlandia, makikita natin ang isang Irish Hop, gayon din ang Erie, na ang kahulugan nito ay Irlandia sa wikang Irlandes. Ang taon ng paggawa nito ay 1953. Sa likuran naman, makikita natin ang isang baboy na babae, gayon din ang 5 biik nito, kalahating penike. Isang baryang ito ay mayroong halagang 1.24 na libra. Ang taon ng paggawa nito ay 1968. Makikita naman sa likuran ang isang tandang at ang anak nito ng mga sisiw, isang penike. Ang isang baryang ito ay siyang pinakamariit sa lahat ng mga baryang pre-decima ng Irlandia noong panahong nasa sirkulasyon pa ito noong dekada 60. Ang taon ng paggawa nito ay 1950. At sa likuran naman, makikita naman natin ang isang kuneho. Ang rare ay nangangahulugang 6 na penike, sapagkat ito ay kadahati 3 penike. Kapat naman, kadahati ito ng shilling. Ang taon ng paggawa nito ay 1959. Makikita naman sa likuran ang isang Irish Wolfhound. Ang denominasyon nito ay 6 na penike. Sa ikalima, ang baryang ito ay nagkakahalaga ng 120 libra. Ang taon ng paggawa nito ay 1962. Makikita naman sa likuran ang isang toro. Ang denominasyon nito ay isang shilling. Makikita rin sa desimalisadong 5 penike nito, gayon din sa pinariit na version nito. Ngunit sa pinariit na version, nakaharap sa kariwa ang toro. Dito naman, nagkakahalaga ito ng 10 libra. Ang taon ng paggawa nito ay 1964. Makikita naman sa likuran ang isang salmon. Ang denominasyon nito ay 2 shilling. Makikita rin ang salmon na ito sa mga baryang 10 penike ng Irlandia. Gayon din sa isa pang bansa na Ritonia na ang denominasyon ay 1 rats. Para naman sa 10 penike ng Irlandia, ang pinariit na version nito ay makikitang nakaharap sa kariwa ang salmon. At ang ating pinakahuli, gawa naman noong taong 1963. Makikita naman sa likuran ang isang hunter horse. Ang denominasyon nito ay 2 shilling, 6 na penike o 2.5 shilling. Makikita na rin ang hunter horse sa baryang 20 penike ng Irlandia na ang gawa nito ay nikatansong dilaw. At nandirito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa Numista kung ilan na ang mga barya nandirito sa aking koleksyon.
at nandirito na lahat ng mga barya na binigay sa akin. Lahat ng mga baryang ito ay binigay sa akin. Ang isa galing sa Makati at ang pitong ito ay nanggaling ng Irlandia. Alam naman natin na maganda ang mga baryang pre-Desima ng Irlandia, gayon din sa pre-Euro na mga barya nito noong Desimeresado na. Ngunit pagbigyan din natin ang pagranggo nito sa detalyadong paraan, ang pinakamaganda sa akin ay itong isang penike ng Irlandia kung saan magandang ipinapakita roon ang isang tandang na nakasining pa. Pakikomento lamang sa ibaba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong baryaon. Magkita muli tayo sa 74th na kabanata ng Barya Barya at Papel Papel.